Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Araw po ng Miyerkules, sa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isama po natin sa banal na misang ito ang ating mga natatanging mga kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, Panginoon, kawaan mo kami, Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwi na sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote naman magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na natin pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang akin dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. At ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas. Sa patibong nila at umang nabitag, buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aki'y pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mong walang maliw, kaya ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig.
mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig, ang binabalangkas ako ay iligpit. Pag-ibig mong walang maliw, kaya ako'y iyong sagipin. Ngunit ang Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay pagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Pag-ibig mong walang maliw, kaya ako'y iyong sagipin. Magsitayo po lahat. Ang sabi ng poong mahal sa daigdig ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa aking mabubuhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin, at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak, may ibig siyang hilingin. Kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus, "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kupa ng hirap ko?" "Upo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kupa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nais ko pong isentro ang ating pagninilay sa ating ebanghelyo ngayon sa mga magulang. Mayroon pong isang facilitator na nag-facilitate ng isang retreat, 3-day retreat ng mga graduating students ng fourth year high school. At that time ay wala pa pong senior high. Ano,
Kaya from grade 6, first year, second year, third year, at fourth year. At doon sa ikatatlong araw, minabuti ng facilitator na i-oblige ang mga magulang ng mga graduating student na papuntahin para sa last talk ay makasama sila. At ang last na katanungan ng facilitator ay tungkol sa basic na pangangailangan ng mga bata. Ang sabi ng facilitator ay tinanong niya ang mga estudyante kung kailan sila huling nakabili ng bagong damit o kaya'y bagong mga gamit sa kanilang sarili. Ano ho, it's either gadgets man o kaya'y kailangan ng kanilang katawan, sapatos, damit, pantalon, mga ganun. Ano ho? At maraming kasagutan na nanggaling sa mga estudyante. Sabi ng isa ay, last week lang ay nakabili ako ng ganito. At sabi naman ng isa ay, last month. Sabi naman ng iba ay, last year nakabili ako ng ganito. At ito rin ang katanungan ng facilitator sa mga magulang. Kailan kayo huli nakabili ng para sa inyong sarili? At sabi ng isang magulang ay, siguro mga 5 years ago. Sabi naman ng isa ay, siguro sa amin ay mga 6 years ago. At mayroong nagsabing na tumatak sa mga bata at kahit sa mga facilitator ang sinabi ng tatay. Sabi ng tatay ay, sa aking komprehensyon, noong nasa sinapupunan pa itong aming anak na mag-graduate, kasi noong simula, noong nandoon na siya, nabuo na siya, inialay na namin na mag-ipon para sa kanyang paglabas hanggang sa bumili kami ng kanyang pangangailangan kahit nandoon pa siya sa sinapupunan ng kanyang nanay, ng aking misis. Pinag-ipunan na namin ito. At pakiwari ko yun ang pinakalast na kami ay bumili ng para sa aming sarili. Alam niyo po, yung facilitator ay tumulo ang luha. Nakita niya yung sakripisyo ng magulang. Nakita niya yung lilimutin ang pangangailangan ng magulang, maibigay lang sa anak ang kanyang kinakailangan. Yung emptying ng kanyang sarili, na kahit sabihin natin ay mayroon niya din tayong kasabihan na isusubo na lang ng magulang, ay hindi itutuloy para doon sa kanyang anak. Ano? Sa ating ebanghelyo, isang nanay ang lumapit sa ating Panginoon para sa dalawang alagad ng ating Panginoon na si Santiago at Juan. Bagamat hindi pinangalanan dito sa account ni Mateo, subalit sa account ni Marcos pinangalanan ito. At sa account ni Marcos, mismo si Santiago at Juan ang humiling na maupo sa kanan at kaliwa pag naghahari na ang ating Panginoon. Subalit dito kay Mateo, ang nanay ang humiling na paupuin ang kanyang dalawang anak, si Santiago at Juan, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Marahil ay sasabihin natin, napaka-ambisyosa naman ng nanay na ito. O kaya ay sasabihin natin, sigurista ang nanay na ito. Karamihan ang mapagninilayan natin dito ay kamunduhan ang parang hinihingi ng nanay dahil marahil ay hindi niya alam kung ano ang kanyang hinihingi. Marahil ang kanyang tinitingnan ang paghahari ng ating Panginoon na siyang kinukumpara lamang niya sa paghahari ng mga hari at that time. Kaya nga para maliwanagan ang nanay maging ang dalawang alagad na si Santiago at Juan, ano ang sabi ng ating Panginoon?
matitiis nyo ba? O kaya'y mag-undergo ba kayo sa paghihirap ng kupa, sa suffering na aking kakamtin? Ito ang tinugon pa rin ng dalawang alagad. Upo, mag-undergo kami ng paghihirap na paghihirapan mo. Ano? Sa unang tingin, parang ang nanay ang parang masama dito. Subalit kung titingnan po natin bilang isang nanay na walang inisip para sa kabutihan ng kanyang anak lamang, gagawin ito ng isang nanay. At sabi nga sa bandang hulihan ng ating ebanghelyo, ano po ang sabi dito? Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa katubusan ng karamihan. Ano ho? Ibig sabihin, ang pinakamodelo natin ng paglilingkod, yung selflessness na iaalay ang kanyang sarili, ay ang ating mga magulang. Sila ang nagtitiis, sila ang nagsasakripisyo para sa mga anak. Kaya in a positive perspective, marahil ay tingnan po natin ang hinihingi ng nanay na ito. Hindi parati doon sa negative perspective na parang ambisyosa, sigurista, ang nanay na ito na humihingi ng pag-upo sa kanan at kaliwa. Sabi ko nga, sa pamantayan ng isang mabuti at ulirang nanay, ulirang magulang, kahit sinong magulang, hihingin ang sinasabi ng magulang na lumapit sa ating Panginoon. Marahil ang ipinapaalala sa atin at hinahamon sa atin ng ating Panginoon, ang gusto lamang ng ating Panginoon dito ay makita yung paglilingkod. Ano? Dahil ang pinaka-the best na makikita po natin at magagawa para sa ating pagsunod sa ating Panginoon ay ang ulirang paglilingkod sa ating kapwa. Hindi po yung posisyon na ating makakamtan. Kahit anuman po ang iyong kinalalagyan, kahit ikaw ay subordinates lamang, kung iyong gagampanan ang iyong responsibilidad, ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung gustong maging dakila, ay kailangang maging alipin. At kung sino naman ang maging una, kung gustong maging una, ay kailangang maging lingkod ng lahat. Paglilingkod ang pinaka-bottom line ng hinihingi ng ating Panginoon ngayon. At uulitin ko po, ang pinakamodelo natin na gumaganap ng tunay na paglilingkod, walang dilit iba ang mga magulang na nagsasakripisyo at naghihirap para sa kanilang mga anak. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslog. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming mga handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Di narakila ng lahat ang naparitong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para bahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumaiin niyong lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Ubero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin, maawa ka sa amin. Kuldero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salu-salo. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Apat na pung araw sa ilang utunguhaw ang iyong naranasan at dinanas mong kahirapan. Kitang damaya apat na pung araw sa ilang sinubok inakit ng tampalasan sa tukso mong pasan poon nais kitang tularan. Panginoon, iyong pahintulutan
kasama ay mapaglabanan sa ayun at pagdarasal. Noyin na sa 40 araw. Tungo sa Kalbaryo pinasal ang krus ng aming kasalanan. Sapis ng bering mahal, oo, nais ko siyang samahan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng mga matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Maraming salamat po. Panginoon, iyong pangugasan lahat ng aming kasalanan, sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon na sa 40 araw, sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon na sa 40 araw. Tayo po magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Ito naway aming mapakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong konting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan
at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners. Doon po kayo magsusulat sa ating International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim at pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ika-anim, ngayong Sabado, ikalawa ng Marso, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Berhen sa ganap na ikalima ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope ang mga sasama ay inanyahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bindisyon sa inyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumunog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa unang-unang ngayon at magpakailanman
magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.